Hey, what's up mga ka-otap? For today's video, pupunta tayo ngayon ng Tagaytay. Pero hindi tayo basta-basta lang pupunta ng Tagaytay kasi magta-Tagaytay loop tayo. So from General Trias, dadaan tayo ng Open Canal papuntang Daang Hari. At from Daang Hari, dadiretso tayo papuntang Dasma hanggang Silang. At dadiretsoin na natin yun hanggang makarating tayo ng Tagaytay. Pero syempre hindi na tayo basta-basta pupunta ng Tagaytay. Syempre kakain din tayo doon at dadaan tayo ng Sky Ranch. At after natin mag Sky Ranch, dadiretso naman tayo ngayon papuntang Nasugbo, Batangas. At from there, doon tayo bababa papuntang Maragondon, Cavite. Hanggang makating tayo ng Nai, Tansa at makabalik tayo ng General Trias. Kasama ko nga pala ngayon sa video na to ang Black Chapter pa rin, syempre. Pero akala ko makukompleto kami for today's video. Pero unfortunately, si Karen medyo late na nakauwi galing trabaho nung a day before nitong padjak na to. At si RB naman, kasama na nila sana si RB papunta. Pero pagdating lang Las Piñas, namiwalay na si RB dahil sobrang sama ng pakaramdam niya at hindi niya nakain pumadyak. Kaya kinakailangan niya niyang bumalik at umuwi kesa naman pilitin niya at madisgrasya siya along the way kasi pinilit niya dahil masama nga yung pakaramdam niya. Pero for this ride, mayroon tayong bagong kasama ngayon, si Master King, tropa siya ni Ariel. At napakalakas niya kaya panoorin niyo kung paano siya pumadyak, sobrang angas. At sa mga bago sa channel ko, ako nga pala si Donnie ng Otterworks. Gumagawa ko ng mga toy-related content like reviews and events, vlogging at nagbabike vlogging din tayo. Kaya kung trip mo mga ganitong klaseng video, just click the red button and the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. Pero bago natin sumulan ng ating biyahe, let's roll the intro para mukhang pro! Good morning mga ka-otap! Time check tayo. It's around 6:15 AM na at medyo nagmamadali na tayo dahil late na tayo. Ang Black Chapter is nasa may Sea Oil Anabo na nag-aantay sa atin. Doon kami magkita-kita. Nag-ride out sila ng 4 AM from Pasay at sabi ko sa kanila, i-message nila ako pag malapit sila sa Sea Oil Anabo. But unfortunately, tinanghali tayo nagising kaya ito ngayon nagmamadali tayo papuntang Sea Oil. So nandito tayo ngayon sa loob ng Lancaster. Kakaanan tayo papuntang Open Canal. Dire-diretsuhin natin hanggang makarating tayo ng Sea Oil. And from there, kakanan ulit tayo papasok ng Aguinaldo Highway dire-diretso hanggang Dasma, Silang hanggang sa makarating tayo ng Tagaytay Rotonda. At sa mga unang part ng ating biyahe papunta ng Tagaytay, magdadab lang ako kasi unfortunately dahil nga late na ako. Sa kakamadali ko, hindi ko na-check na yung aking camera pala nakamute hanggang makarating kami ng Silang, Cavite. So, hindi ko napansin kagad yun. Kaya, dami pa naman pinadaldal. So, hindi ko maalala ko yung mga pinagsasabi namin ng mga biyahe namin from Sea Oil hanggang Silang. Kaya, magdadab lang tayo hanggang makarating tayo. At nandito na tayo ngayon mga ka-OTAP sa may Robinson's Dasma. So dire-diretso lang to from Dasma to Silang to Tagaytay. So kung balak nyo pumunta ng Tagaytay, bubukin nyo lang itong kahabaan ng Aguinaldo Highway. Hindi naman ganun kataas yung mga ahon dito. So mga banayad lang talaga yung ahon dito. Pero masyado mahaba kasi nga masyado mahaba itong Dasma at Silang. Kaya ang pinakamataas na grade lang na aahunin nyo rito is around 8-9% grade yan. Pero malapit na yun sa Tagaytay. Kaya mag-reserve na kayo ng energy nyo from Cavite. Huwag na masyadong madaliin or pwersa yung sarili nyo. Pahinga lang kung kailangan nyo magpahinga dahil masyadong mahaba ang Aguinaldo Highway hanggang Tagaytay. Nakasabay nga pala namin sa ride na to si Batman, si The ATV Wonder, isang motovlogger na naka-ATV tapos naka-basmat costume siya lagi. Hindi ko nga lang siya nakuha na ng video dahil nagulat ako na dumaan na lang siya sa gilid namin. Kaya ayun, sayang. Nakapagpa-selfie sana ako. Sa mga oras na ito, nandito na kami ngayon sa Misilang, Cavite. So medyo nahuhuli lang kami ni Rainier lang konti dahil medyo nalaspag si Rainier dahil kulang pa siya ng tulog. Ilang oras lang ata tulog niya, 2 hours lang ata yung tulog niya.
Kaya medyo nahuhuli kami ni Rainiel sa biyaheng to nung papunta kami ng Tagaytay. Kasi bukod sa wala pa siyang tulog, wala pa rin siyang kain. Kaya sinasabihan ko na lang siya at nauna na sila Ariel at Master Key. So ay mga ka-otap, medyo nagiging stiff na yung ahon. Mapalo na ng 6%. Tayo ngayon sa may Toyota Silang, Cavite. So kami lang ulit ni Rainy naman dito. Nauna na sila rin Ariel. Time check natin is 8:20. Running time or moving time is 1 hour and 35 minutes. So sila Ariel eh inaantay pala kami sa gilid kanina. Hindi napansin. So dito ramdam ko na medyo may rap-rap na yung mga ahon dahil nagbawas na ako ng gear. Rainiel naka-recharge na. Pukari at Cloud9. Gusto na lang may Gcash dun sa may 7-11. Adventist International Institute of Advanced Studies. So nandiyan tayo mga ka-otap. Sobrang daming bubog. Huwag sana masumpa. Wala akong dalang extra na interior. Tagi naman. Thank God, dito ako nabubutasan ng gulo. Huwag naman sana. Iwala ko dito may water bike eh. Water bike yan. So ayan, medyo maabante na si Rainiel dahil nakapag-regen na. Sige tayong konti. Sila Ariel mukhang dumistansya sa amin para hindi kami naiiwan. Hindi ko parang sila nakikita sa talikuran ko. Siguro ayun, kaya dumidistansya sila sa amin. Pinagalag na yung pacing nila. So, mga ka-ota, medyo umiinit na ang panahon. Ano yun naman, tirik na tirik ang araw. Ang init, di ba? So, ayun. Hindi ko lang kung nasa na sila Ariel. Hindi ko parang sila nakita sa likuran ko. Tayo sa SGI Philippines. Kami parang na rin niya lang nauna. May ahon na naman. Wala ka kapatong ahon. So the good thing lang mga kakotap is walang ganun kataas na ahon. So far hindi pa tayo tumutukod. So itong inaahon namin ngayon is nasa 8%. Pero may exe lang yun. Huwag lang patalo ng 10 pataas. Panigurado magtutulak na ako. So sila Ariel na sa likuran ko na. Master Ging! Chill na chill lang. Woo! Ariel! So nakapag-regroup na kami mga ka-otap. Mahabol na sila sa amin. Ano yan? Wala man yan. So si Master Ging na mamulot, umipitas. Ito lang po ng tawag ito. Anong tawag sa ganyang halaman? Insulin. Ha? Insulin. Pinakain yan? Oo. Ayos ah. Ngayon lang nakakita nito.
Hacienda Designer Outlet. So, ang lugar na may mamahaling mga bilihin, gaya ng Guess, Gucci, at kung ano pa. Ano'ng tawag dito? Insulin? Insulin daw, insulin ng kalikasan. Insulin. Para mga diabetic. Diabetes. O, pang mga diabetes toto. Tara natin kainin. Kumain pa naman ako ng Cloud 9. Parang pakiramdam ko na wala na yung kinain ko. Parang kamyas yung lasa niya. Shout out sa inyo. Sa mga matatanda na mapapanood to, paki-comment na lang kung ano ang tawag sa halaman na to. Okay siya. Parang kumukulo na yung sikmura ko. Ayos na, may ganito palang halaman na kinakain, no? At yung ganito, ito mismo. Medyo weird lang itsura eh. So our children. Baba kayo dito. So mukhang dito talaga yung pit stop ng mga bikers. Daming humihinto. Daming humihinto rito ang biker. So after natin yung nakahinga, parang biglang nabigla yung binti ko ng hina. Ngayon ang hirap at biglang pahinga, medyo matagal-tagal. Four percent gradient. Itong inaahon namin, tumataas pa. Five point nine. So far sa lahat ng inahon namin, ito pa lang yung pinakamatarik. At mukhang susunod pa. At nagulit. Cover rin tayo ng konti. Dahil mukhang may aahong pa. Mataas. So malapit-lapit na. Nakikita ko na yung mataas-taas na ahong. Sana naman peke ito. Tingnan natin kung ilang grade ito. Simula nang umakyat, 2%, 3.4, 'Kayang-kaya to. Yabang ito. Pero hindi, mukhang kayang-kaya naman kasi hindi siya isang straight na paakyat. Bumababa pa siya ng 2% at 1.5. So, hindi siya totally straight paakyat. So, ito na, medyo maangat na naman. 4%, 5.2. Medyo hirap talaga tayo pagdating ng 6. Pero kita ko nagpapaba ng gear na to. Susubukan ko kung hanggang saan yung kaya ko. Kasi naubusan ko ng lakas.
cover ulit. Oh, mukhang ito na yung seryosong ahong. Mukhang dito na ako tutukot, mga kaotap. Nakikita niya yung mga kakotap. Ang tarik. Walang kailang perfect yan. Baka na si Batman. Simula siya dito pagdating na sa may iglesia. Iglesia ni Cristo. So yung mga kakotap. Unang satang pa lang. 5% agad. Nagbabaw na ako ng isang gear para hindi tayo masyadong maubusan ng lakas. Sakto ang haba nito. Mukhang tutukod ako dito. Na kaya. Kailangan na tumukod. So yung mga kaotak, first tukod natin. Medyo mahaba-haba pa to. Ha, kaya natin to. Seven point two. Kano makyat? Ang hirap na. Haba. Konti na lang. Ayun na, malapit na ang tagumpay. Alright. Yes. Woo! 7% yun. Ha? Ha? May unting lusong, may ahon na naman. Woo, walang hiya. So far, itong ahon na to is banayad lang. Ito yung banayad lang talaga. Nasa 1 to 2% lang. Like no kanina, 5 to 7%. Isang mahabang 5 to 7% yun. Oh shit, meron pa isa! Anak ng tukwa! Ahon. Pero yun yan, nandun na sa una na. Umaahon na. 4.7. Ha. Exhale lang to. Kaya natin to. Ha. Ayan mga kaotap, papakita ng tunay na lakas nila. Alam niyo nang weakness ko tong ahon na to eh. Okay lang yan, antayin naman nila ako. So medyo malayo-layo na yung gap nila sa akin. Pinabutan ko na si Rainy kasi nantayin niya ako. Pero meron parang aahunin. Pero sabi niya, last na daw to. Kasi dapat hindi ko sinagad yung 7% kanina at nagbaba na ako ng gear. At naubos ako dahil dun. Another 4%.
Exhale lang to. Kala nyo meron pa din. McDo? Wala akong nakikita ng McDo. Fifteen pa, kalawa kanina, 14 lang. Lang yung rain yun ito, idubudol na naman ako. Ah! Kailangan ng tubig. Kaya mo lang sila mauna. Medyo nanaspag talaga ako dun. So hindi ko lang kung nasa na sila lahat. Nauna na sila sa akin. Antay naman nila ako siguro. So ay mga kaotap, nakapagpahinga tayo. Nakakain na rin ako. Kumain ako ng Paju Bar. Sana kahit paano nakarecover ako. Ngayon ang kailangan kong gawin ay humabol sa kanila. Time check natin is 9:14 a.m. Nakaka 2 hours 13 minutes ang moving time natin. 36 kilometers. So yun mga kapatid, matay na nila ako sa sobrang tagal ko na nawawala. Hindi, matayin talaga ako dun eh. Sobrang init na. Laging, sino yung shoutout mo? Chatham Boys. Next time, yung mga back nyo, buhayin nyo na. Para makapag-break tayo. May mga agrupo mo para ano. Woo, lalakas nila. Lang ya. Ang haba nung inaahon namin. Pero ano naman? Hindi naman siya matarik, hindi naman siya ano, mahaba lang. Mahaba lang mahaba talaga. Lang tapos kalaban mo pa tong init. Siyempre. Ano pa kayo sa intak natin ah? Kaya kaon na ano ka? Ha? Hindi pa ako makain eh. Ang hirap ako, ang hirap. Ang hirap ako. So ayun eh. Ride ulit. Pahinga ng konti. Inantayin na nila ako dahil sobrang tagal kailang nawawala. O, oh, diba? Kakapahinga mo lang, aahon ka na naman. Pagay tayo pa more. Shoutout ulit kay Master Ging. Baka nabibitin siya dahil pahintuhin to. Late na nga ako dumating. Padeloy pa ako. Buti na lang din pala, hindi na dumaretso si Arby. Dahil wala pa siyang tulog. Mas lalo siyang malalaspag sa haba ng ahon na to. Ah, shit! Sa wakas! Nakikita na namin yung McDo. Kaunti na lang. Sabi ni Rainier, pag nakarating na kami doon sa may McDo. McDo na yun. Pag nakarating kami sa may McDo na yun, sabihin malapit na. Ha. Konti na lang. Konti na lang. Mga ilang meters na siguro to. At medyo kung wala naman ng ahon. Kaya kaya na to. Ayun na! Palaki na ng palaki yung logo ng McDo. Alright. McDo!
nakikita akong parang arko niya sa dulo. Dahil muna kayo simpahan ha, bago na ako kahit. Ano sila? Ang hihina naman ng mga yun. Bagal nyo, ang hihina talaga nila eh. So wala pala sila Ariel at si ano, ay si sila Ariel at si Master Jing. Nasaan na tayo? Ayun na, Tagaytay Rotonda. So nasa Tagaytay Rotonda tayo. Ah, rectangle na yan. Yun yung Tagaytay Rotonda. Alright. So nandito tayo sa may Fora Filindes. Inaantay lang namin sila Ariel at Master Jing kasi dadaan muna tayo ng simbahan bago tayo kumain. Woo! Hirap! Hina nyo naman! Hina pa kami dito! Ano? Ano? Daan muna tayo simbahan? Okay. So ayun mga kawatap ng pag-regroup na kami. Tagaytay! Sa Tagaytay na kami. Ariko! Time check natin mga kawatap is 9:31 AM. Moving time 2 hours and 22 minutes. At nakaka 37 kilometers na tayo. Tagaytay na tayo, touchdown Tagaytay. Picture. So ayun mga kawatap, nandito kami sa Tagaytay ng Rotonda. Alright. Yes. Tumukot man tayo ng dalawang beses, sakas pa rin tayo. Oh, ganda dito mga ka-otap. Nandito na tayo sa Rotonda ng Tagaytay at nakapagpa-picture-picture na rin tayo. Alright, Tagaytay, unlock! Kahit may dalawa tayong tukod, okay lang. Hindi na ganun kasama. So ngayon, pupunta muna tayo ngayon sa simbahan. After nun, nakain tayo. Tapos, mag-uusapan namin kung mag-relook pa kami. Kami sa kabilang side dadaan o babalik kami doon sa dinaan namin. Woohoo! Nakaka 38 kilometers pa lang tayo mga kawatak, pero nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Ah, medyo parang nakakawala ng pagod. Nakakawala ng pagod dahil nakarating na tayo dito. At lesson learned na natin yung ginawa natin kanina. Huwag natin masyadong tasagarin yung ating limit. Kung hindi naman natin alam talaga kung ano pa yung mga susunod na mga madadaan na nating ahon. Naubos tuloy ako kanina sa 7% kasi hindi ako nagbaba ng beer. Dito kami sa may Tagaytay Country Homes. Saan tayo? Balakayo. Ito Lourdes, dun sa kabila, Padre Pio. Dito maraming tao sa Padre Pio. Ano, konti lang ang tao pero parang pang social yun. Aircon, ano. So, saan tayo? Parang mura. Lagi na lang tayo. Pasok tayo dito. So, nakapag-picture-picture na kami mga katos na papasok na kami ngayon dito sa simbahan. Tagaytay Church. At ayun nga mga kawatap, so napagsimba na kami at napagpasalamat na Panginoon. So ito tayo ngayon sa may Padre Pio. Hindi ko lang sa kami pupunta, hindi ko natanong si Rainiel, pero kakain na kami.
Tapos, hindi ko alam kung maglulupa kami. Bahala na si Batman. So yung mga calls, kakain na kami ng tapahinga. Dito kami sa may itos, Bulalo. Pares. Pares. Masarap pares sa binyate. Masarap eh. Masarap. Sige. Sige, isang pares sa akin. Pares. Naomi, ano yan sa'yo? Bangsilog. Kain na kami. Sa mga tingpay. Dadaan muna kami sa Sky Ranch para mag-picture-picture, tapos pupunta na kami ng dadaan kami ng Twin Lake sa Uwe. Tapos diretso na Magallanes. So, dun yung daan namin pa Uwe. Parang niloop na rin namin to. Para na kami nag-loop dito sa Tagaytay. So, direk yung araw, mainit. Hindi pala mainit. Direk yung araw kasi pero malamig yung ano, malamig. Malamig yung simoy ng hangin, kaya yung tirik ng araw is parang wala lang. So, medyo nakapag-relax-relax na. Ah, may nakikita na naman akong ahon kaagad. So, nakita nyo yun, super taas ng ahon. Mga taas-taas na ahon to, mga kaotap. Pero may lusong naman, so siguro naman nasa kalahati na tayo bago tayo. Sana sa kalahati bago tayo tuluyang umahon. Hindi pala, pero okay lang, banayad pa lang. At nakapag-recharge, recharge naman na tayo, kaya kaya nang ahunin to. So yung Sky Ranch papunta doon sa may kaliwang side kanina, kung naalala nyo or kung napansin nyo. Pero dito tayo dumaan dahil one way doon. So kakaliwa tayo. Kasi hindi ako makasingit. Uy! Ahon na naman! Walang katapos ang haahon dito ah. So shoutout ulit kay Arby, good thing na hindi ka sumama. Hindi ka na pala tumuloy. Kasi grabe yung ahon dito. Walang katapos ang ahon. Pero sayang, kompleto na sana tayo. Nabuo sana ang Black Chapter kung nakasama ka. Ato. So merong skating park dito. Rolan pa tayo dyan. So ikot kami mga kaotak kasi may exit yon. Maat kami ng entrance. Ganda ng skating park dito. Wala yun naman. Gusto lang namin pumunta ng entrance eh. Entrance ng Sky Ranch. Bakit naman kailangan pang umahon?
lang niya. Punta lang kami ng entrance ng Sky Ranch. Kailangan pa umahon ng 6%. 6.6. Since one way ito mga ka-otak, nakain na lang muna natin yung ating bike. Woohoo! Sky Ranch! Tagtulak muna mga ka-otak. One way kasi to. So, di ko lang sa amin pupunta. Di ko lang tanong. So, pero kagagaling lang namin ng Sky Ranch. Yes! Sky Ranch! Sky Ranch unlocked! Woohoo! Alright! Balik ako na lang kay mga kakaotak mamaya. Hindi ko alam saan kami pupunta eh. So, yung mga kakaotak, ito palang binabaybay namin ngayon ay pupunta ng Twin Lake. Pero dahil sa one way ito, hindi kami pwede pumadyak. Mahirap na selfie first. So dito lang kami sa may gilid-gilid. Si Ariel hindi na nakatikis. Pinadyak niya na. Nauna na siya doon sa mga kami pupunta, Twin Lake. Hindi ko lang kung gano'n pakahaba ito. Mababa ba itong lalakarin natin? So malapit na lang daw. Hehe. 10 kilometers ang puta. Padyakin na natin kung 10 kilometers to. So nandito na kami mga ka-otap, 37 kilometers papunta ang tap natin. Thank you. Mukhang puro lusong na itong mga ka-otap. Pababa na tayo ng Tagaytay. Yeah. Shoutout kay Paul Tan. Nakalimutan ko kung ano yung advice na sinabi mo na dapat kong gawin. Sa susunod na lang, aalalahanin ko muna ulit. Kasi ang tagal na natin na pag-usapan yun eh. Hindi ko na siya naalala. Lusong-lusong. Medyo traffic lang dito mga kaota pero palusong naman siya. So okay lang. So time check tayo mga kaotap, it's 11:40 AM, nasa Mindes, Tagaytay tayo. Na moving speed or moving time natin is 3 hours and 3 minutes. At nakaka 44 kilometers na tayo. Lamig dito kahit na araw. Mukhang mahabang palusong ito mga kaotap, so pakinggan nyo na muna ang ating kanta kasama sila ito one Padya Patok. Ang biyahe ay libre, yung isa gawin mong triple. Padyak lang ng padyak at wag nang maghintay ng timbre. Lakbayay ng kilometro gamit ang sariling paa, magpapagulong at walang imposible. Sana naman panibagong umaga, handa na muli sa bagong pag-asa. Halika na at sumama sa pagpadyak, sa patag man o sa daan na malubak. Umusad ba ng kilometro o isang dangkal, ang importante wag kang titigil sa pagpedal. Halika na at sumama sa pagpadyak, sa patag man o sa daan ana maluba. Maluwag o masikip, ako ay palagi sa bek, at pipilitin na umahon daan may matarik. Ingat ka, baka mauna ang mukha mong malutong. Palaging bantayan ng preno pag ang takbo'y palusong. Siguraduhin ang tansyahan bago magpa siyang tumutok. Ugaliing dumistansya at mahirap ng tumukod. Masama ang makasal. Mahal! Surprise ko, no? May nalabag na ko pa sila. Thank you.
Time check mga kaotap, 12:01 na sa Alfonso na tayo. Kilometers papuntang Ternate. Ah, trap dito. Tayo mga kaotap sa Twin Lakes. At after namin baybayin ang napakahabang Tagaytay na Sugbo Highway, kumana naman kami ngayon dito sa May Amuyo Road. So dito na nagsisimula yung napakahabang lusong. Siguro mga 2 hours namin nilusong to, simula pumasok kami dito sa May Amuyo Road hanggang Magallanes at hanggang Maratuntun. Biyahe ay libre, yung isa gawin mong triple. Pajak lang ng pajak at wag nang maghintay ng timbre. Lakbayin ng kilometro gamit ang sarili. Paa magpapagulong at walang imposible. Sa naman, panigad ng umaga, handa na muli sa bawat pag-asa. Halika na at sumama sa pagpadyak. Sa patagman o sa daan na manubak. Umusad man ang kilometro o isang dagal. Ang importante huwag kang titigil sa pagpedal. Halika na at sumama sa pagpadyak. Sa patagman o sa daan na maluba. Maluwag o masikip, ako ay palagi sa bek. At pipilitin na umahon daan may matarik. Ingat ka baka mauna ang mukhang malutong. Palaging bantayan ng preno pag ang takbo'y palusong. Siguraduhin ang tansyahan bago magpasyang tumutok. Ugaliing dumistansya at mahirap ng tumukod. Masama pang makasalto kung walang pabayad. Eto si Tarantado, ayaw ng banayad. Huwag na huwag kang sasalubong at gagahon. Ang pag-ibig ay nagulay talong. Sarap butasin ang gulong, magbaon ng salamin. Baka biglang mapapigit, magulat ka sa tabi mo. May kasangga kang dikit. Abanay lang amate, huwag kang re-remate. Pumesto ng likas na lang, hindi ka mamate. Hataw na sa sikat at mapapapamihira. Huwag ka limutang mag-minor, baka sumobra ka sa tira. Umiwas sa kariba, mabuti kang daan. Huwag kang didikit at baka matalsikan. Kaya'y libre yung isa do'y muntrile. Pagkat ang lahat, pagkat ang lahat ng timbre. Lakbayin at kilometro gamit ang sarili. Makamagpagulong at walang imposible. Pajak lang ng pajak at huwag kang maghintay ng timbre. Lakbayin ang kilometro gamit ang sarili. Makamagpagulong at walang imposible. Sana naman panibagong umaga. Handa na muli sa bagong pag-asa. Halika na at sumama sa pagpadyak. Sa patagman o sa daan na maluwa. Umusap man ang kilometro o isang dagal. Ang importante huwag kang titigil sa pagpedal. Halika na sumama sa pagpadyak. Sa patagman o sa daan na maluba. Huwag masyado nang umasa kung ayaw madismaya. Suporta ay nasa huli at wala sa umpisa. Ang importante sa hindi mali tayo, kailangan natin bumalik. Pura masaya kong binabla. Ang habang ahon nun. Sa mabagal, madalas mabilis. Nakakangawit, masakit, nakyatis. Walang yan ako sabihing mali ito. Paano nilusong natin? Tama. Sa mga kaotas, sabi ni Reynel Malido yung dinaanan namin. Sa haba ng nilusong namin, mali pala yung dinaanan namin. So time check natin mga kaotap, it's 12:25 PM. So tanghaling tapat na. Nakaka 3 hours and 37 minutes sa tayo for our moving time and 55 kilometers na inatatakbo natin. So kasalukuyan tayo na nasa Sugbo, Batangas. At pagbaba natin dito, nasa Magallanes sa tayo.
Paragondon, Magallanes, Sinilaw. So, kakaliwa tayo papunta Magallanes. Sa haba ng nilusong namin, sulit yung inahon kanina. So, kakaliwa na tayo dito mga kaota, papunta Magallanes. Hindi ko alam kung anong plano na itong dalawang to eh. May balang kaya itong magka-inim bridge. Alright. Sigitin natin si Arby sa haba ng lusong. Ang buhay forest. Napakahaba ng nilusong namin sa may nasugbo. So nandito na kami ngayon sa may Magallanes, papasok ng Magallanes. Hindi pa rin namin alam kung saan kami dadaan. Kung magbubuhay forest ba muna kami o mag-kailabne. Hindi pala kailabne. Kaingin bridge para magpalipas ng init. Tapos pag nag-buhay forest kami, grabeng ahon pa yung dadaanan namin bago kami makaakyat doon. Although, pagdating naman sa taas, sobrang presko dahil makulimling. Yun nga lang, mahirap bago makarating. Sa Kailabne Bridge, Kaingin Bridge naman, so banayad lang yung dadaanan. Tapos, okay lang din naman, presko lang din. So, hindi ko alam dito kay Rainy kung saan talaga tayo magdadaan mamaya. Siya nang bahala. Pero sa ngayon, kasalukuyan tayo nasa 58 kilometers. Moving time, 3 hours and 47 minutes. Sarap dito! Direct ang araw pero dahil malakas ang hangin, okay lang, malamig-lamig pa din. Ang biyahe ay libre, yung isa gawin mong triple. Padyak lang ng padyak at huwag nang maghintay ng timbre. Lakbayay ng kilometro gamit ang sariling paa, magpapagulong at walang imposible. Sana naman, panibagong umaga, tanong muli sa bagong pag-asa. Halika na at sumama sa pagpadyak, sa patag man o sa daan na malubak. Umusad man ang kilometro o isang dangkal, ang importante huwag kang titigil sa pagpedal. Halika na at sumama sa pagpadyak, sa patag man o sa daan na malubak. Maluwag o masikip, ako'y palagi sa bek, at pipilitin na umahon daan may matarik. Ingat ka, baka mauna ang mukha mong malutong. Palaging bantayan ng preno pag ang takbo'y palusong. Siguraduhin ang tansyahan bago magpasyang tumutong. Welcome to Magallanes! Nalaing distansya at mahirap ang tumuhod. Masama pang makasalto kung walang pambayad. Etong si Tarantado, ayaw ng banayad. Huwag na huwag nang sasalubong at gagapang ang pangunin. Tayo, meron natin naman. Sarap butasin ang gulong, magbaonan sa lamin. Baka biglang mapapigit, matulad ka sa tabi mo, may kasangga kang dikit. Ang panatay ng abate, huwag kang re-remate. Pumesto ng ligtas para hindi ka mamate. Hataw lang sa sikat at ang papapamihira. Huwag kalimutang mag-minor, baka sumobra ka sa tira. Kung iwas sa karipas, mabuti kang daan. Huwag kang didikit at baka matalsikan. Kaya'y libre yung isa ko'y muntrile. Padyak lang ng padyak at huwag na maghintay ng timbre. Lakbayin at kilometro gamit ang sariling paa, magpapagulong at walang imposible. Ang biyahe ay libre, yung isa gawin mong triple. Padyak lang ng padyak at huwag nang maghintay ng timbre. Lakbayin ang kilometro gamit ang sariling paa, magpapagulong at walang imposible. Time check mga kaotap, 1:22 PM na. Nakalagpasa tayo sa papasok ng Buhay Forest. So saan kami pumunta dati? Nakaka 4 hours and 17 minutes na tayo. And 70 kilometers na natatakbo natin. So malapit-lapit naman yung kumaliwa. Ano, dyan muna tayo? So ayun na nga mga kaotap, nandito tayo ngayon sa may Maragondon. So palapas na kami ng Maragondon. Pahinga lang kami muna dito sa may 7-11. Kamusta yung mga pet nyo? Manhid na ba? Manhid na. Yes,
pag ilang nga, 2 oras yata tayong lumulusong. Pahingan lang muna kami dito saglit, tapos larga na ulit. So ayun mga ka-otap, papadyak na ulit kami. So mali pala yung sinabi ko kaninan, wala pa tayo sa Maragon doon. Papunta pala tayo ng, pasok pa lang tayo ng Maragon doon. So nandito pa rin tayo sa may Magallanes. So ang time check natin is 2:19 PM. So meron na tayong moving time na 4 hours and 25 minutes. At nakaka 73 kilometers na tayo. So ito mga dadaanan natin papuntang Naik. Pasok tayo ng Maragon doon, tapos papasok tayo ng Naik. And then Tansa, tapos General Trias, and so on. So kasama pa rin natin si Rainiel, si Master Ding, at si Ariel na nasa likod ko. Si Rainiel na nasa unahan. So balikan ko na lang ulit kayo mga ka-otap pag nasa may Maragon doon na kami. So sabi ko kanina mga ka-otap, pabalikan ko kayo, pero nagpa pa rin naman kami doon sa nilulusong namin dito sa may Magallanes. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung ganda ng lugar, although hindi ganun kaskinis yung daan, pero makulimlim at fresco dahil sa mga puno na nakapalibot sa gilid ng kalsada. So napakasarap magbadyak dito dahil fresh na fresh, freskong fresco. So mahaba-haba pa itong mga ka-otap, so babalikan ko na lang ulit kayo. Woohoo! Nakakahabang lusong nun. So dito na yung sa may billboard ng Magallanes na ahunin natin pa. Paakyat, mahaba-haba ito. So dito kami nag picture-picture nung nakaraan na nagpunta kami dito sa may Buhay Forest. Ayun, wala na yung ano, welcome to Magallanes. Eto na! Yeah! Napakaganda! Time check mga ka-otap, alas 3 na. Saktong alas 3. At nakaka 5 hours and 2 minutes na ang ating moving time at 85 kilometers na tayo. So yung dulo nito, paglabas natin dito sa mahabang kalye na to is sa may Maragon doon na. Yung arko ng Maragon doon, palabas ng arko ng Maragon doon. Tapos papasok na tayo ng Naik. Ano sila tayo mo? Wala! No comment! Sayang no, sayang! Wala sayang, si Arby! Wala! Sayang! Nakiiwan si Arby! Kompleto sana tayo! Kompleto sana! Nandito si Master G pa naman. Pero okay lang yon. Marami pa namang araw. Ang importante, safe.
ngayon parang sobrang haba naman kung ginaanan natin. Di ba yung binanatan natin sa yung init, ang bilis ng rapid? Eh, nagmamadali tayo eh. Mahaba talaga to. Sobrang haba na itong kalsada na eh, pusang gala kami. So, first time na sumpa, tusok. Langyang niya tusok ko. Oh. Yung first time akong na ano ah, nabutasan ah. Tayo sa matay na butasan king. Siya dalawang beses. Ano daw pa lang kampi ko? Souvenir. Langyang to. Grabe yung lalim nito. Tunog na tunog, rinig natin eh. Oo nga eh. Hindi nasira ito. Hindi nga ako, baka naputol. Oo, kanina natin ngayon pala, talagang alam. Inumay na ni Master. Kailangan namin ng tulong, stranded kami dito. Ba naman yan, kamalasan. So ay mga ka-otap, naayos na naman yung gulong ko lang niya. Ang yabang ko pa talaga kanina. Ay hindi pa ako nabubutasan ng gulong niya. Bininyagan tuloy ako. Time check mga ka-otap. 4:02 PM na. Palabas na tayo ng Arco ng Maragondon. Meron na tayong 5 hours and 21 minutes para sa ating moving time. At nakaka 91 kilometers pa tayo. So maraming salamat ulit si Master Jing sa pagtulong at pag-ayos ng aking gulong. So hindi kasi ako nadadala talaga ng interior eh. So lagi ako sinasabihan ni Paul ni, na magdala ng extra interior para in case kaya pa nga maputasan. Eh since nung nabili ko kasi itong bike na ito is never pa akong nabutasan. Kaya malakas ang loob ko kung hindi magdala ng interior. Buti na lang nandiyan si Master Jing na marunong mag-ayos ng gulong. Kaya yun, buti na lang talaga kasama namin siya. So tayo ngayon sa Arco ng Maragondon. So ito na yung palabas, exit. Pasok na tayo ng naik. Dito na kami ngayon sa may palabas ng Naik dito sa may Kalabaw. So, papasok na kami ngayon ng pansa, pagkanan namin. So ayun mga ka-otap, nandito pa rin tayo sa may Tansa, sa may Kalibuyo. Merienda lang kami saglit kasi hindi ko pala kami nag-lunch. Anong oras na? So ang time check natin ngayon is 5:09 PM na. So di ba kami nag-lunch kaya yan ang muna kami na makakain na. Moving time natin is 5 hours and 57 minutes. At nakaka 103 kilometers pa tayo. Traffic! Napakahabang traffic. So habang traffic mga ka-otap, may kakwento lang ako kayo. Si Ariel pala at si Jim eh hindi alam na may bala kami ni Rainier na mag-tagaytay loop. Ang alam lang pala nila is tagaytay lang. Kaya pala kanina nung pinag-uusapan namin saan kami dadaan pa uwi eh hindi sila makapagsadyan kasi ang akala nila tagaytay lang nila kami. So ayun na nga, tawag sila ng tawa kasi hindi nila alam maglulup pala. Time check mga ka-otak, 5:39 PM. Lapit namin sa Tejero. Hindi ko alam kung sasabay sila sa akin pa uwi kasi hindi na sila dadaan dahil sobrang traffic dito sa may pansa papuntang Kawit. So baka sumabay na sila sa akin. Nakaliwa kami ng Adintula. Kaming sa kanan pala. Nakaan kami ng Adintula.
Tapos dadaan niya ako sila sa may open canal. Ano? Peking iyan pagdating sa may kawit. Ay. Salamat, salamat. Ano? Bye. So ay mga ka-otap, so hindi na sila sumama sa akin dito sa may admin ko lang. Diretso na lang daw nila kasi nawala yung traffic. Pero pagkakalam ko sa may kalayaan traffic ko. Kaya good luck na lang sa kanila. Since madilim na rin naman mga ka-otap, I'm sure na wala na kayo masyadong makita dahil sa dilim. So dito ko na rin tatapusin ang video, no? At maraming salamat sa Panginoon kung umabot ko sa video to. Comment down below, hashtag look pa more. Please don't forget to subscribe to my channel, just click the red button and the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. And again, thank you mga kawatak, keep safe and see you on my next video. Ayaw ng panayat, huwag na huwag kang sasalubong at gagapang ang bagong binti ay nagkulay talong sarap putasin ang gulong magbaon ng salamin, baka biglang mapapigil pagulat ka sa tabi mo.